magandang umaga sa inyo mga kaibigan, mga katropa. Sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo ang aking pagluluto ng sarili kong version sa balatang baka or pipskin, ang pipskin caldereta. Ito po ay talagang yummy at walang katulad sa mga lutong iba. Ito naman po yung balatang baka na hinugasan natin ng mabuti sa tubig. At ilalaga na po natin yung balat ng baka. Ayan na po, umuulo na po siya. Habang umuulo, tatanggalan po natin ng mga bula. Ayan po yung mga bula na yung ating mga kaibigang impurities. Mas maganda po kasi na habang umuulo, tatanggalan natin ng mga bula yan para malinis po yung ating sabaw na pinaglagaan. Kasi po mamaya magagamit po natin yung sabaw na yan habang tayo po ay nagluluto ng kalderetang balat ng baka. Babantay-bantayan lang din po natin habang siyang kumukulo po yan. Atin na po siyang ilalagyan ng konting pampalasa. Yan po yung bawang, sibuyas. At habang kumukulo po yan, ay lalasa na po yung ating mga nilagay na ingredients yan. Yan po, lalagyan din po natin ng konting paminta para po manuot doon sa balat yung lasa niya habang kumukulo po siya. Lalagyan din po natin siya ng sibut para po magkaroon siya ng kakaibang aroma. Yan po. Habang kumukulo po siya, titingnan po natin kung medyo malambot na, hahanguin na po natin yan. Pag malambot na po siya. Yan, para po maatin po siyang mamadrain. Mga kaibigan, pwede rin po natin yung i-pressure cooker kung kayo po ay medyo natatagalan sa pagpapalambot para po mas mabilis yung proseso ninyo. Ayan po, tinatanggal na po natin yung mga malalambot na parte ng baka. At atin po yung i-drain para po matanggal yung mga konting tubig niya bago po natin siya hihiwa-hiwain ng eksaktong hiwa lang po na nakatamtaman sa ating mga panglasa. At ayan na po yung balat ng baka, mga kaibigan, mga tropa, na atin pong tinrain para po matanggal yung mga tubig-tubig bago po natin gayat-gayatin. Ayan na po, yung pasahin na po natin siyang gayat-gayatin ng eksaktong laki lang po na katamtaman lang sa ating mga pangkain ng mamaya after na maluto. Ayan po siya. Dahan-dahan lang po natin gayat-gayatin hanggang sa atin po siyang matapos. Ayan po. Ganyan lang po ang pagkayat. Gayat-gayatin lang natin ng ganyan. Tayo po eh hindi naman masyadong nagmamadali. Yan. Dahil po ito, tanghalian po ng aking pamilya. Yan po, sabay-sabay lang po nating kasamahan ang ating mga paggagayat ng ating magandang pag-iisip sa pagluluto. Shoutout nga po pala kay MJ ng Rodriguez Rizal na patuloy na nanonood ng ating vlog. Patuloy mong suportahan at sa aking mga kaibigan po, patuloy nyo po akong suportahan. Subscribes na rin po kayo at pakipindot ang notification bell sa gilid. Pakilike na rin po ang aking mga videos para po sa susunod na mga video, lagi po namin kayong ma-update. Kaya po tuloy-tuloy lang po ang ating panonood. Salamat. Pagkatapos natin, mga kapatid, mga kaibigan, magsasalang na po tayo ng ating wok, yung aking best wok ever na ginagamit sa aking pagluluto. Yan po, isasalang na po natin siya at medyo paiinitin po natin ng konti para po talagang maayos ang paglalagay natin ng mga panggigisa natin o pangsasangkot siya natin sa balat ng baka para po masarap. Ayan po, maglalagay po tayo ng konting butter. Yan po natin igigisa yung ating mga ingredients. Yan, halu-haluin lang po natin ng paganyan yung ating butter. Yan, pakilike na rin po ang aking video at huwag nyo pong kakalimutang pindutin ang notification bell. Yan po. Habang naglalagay ng butter, halu-haluin lang po natin ganyan hanggang sa matunaw yung ating butter na inilagay. Yan po. Ngayon naman po, kapag yung kayo po ay medyo nakokontian doon sa butter, pwede nyo naman pong dagdagan ng konting oil. Kahit anong klase po ng oil, pwede po yan. Basta po wag lang masyadong marami para po hindi naman magmuang mantika yung niluluto natin. Yan po, magdadagdag po ng konti. Yan. Saka po natin ilalagay yung ating mga ini-slice na bawang, sibuyas, luya, yan po. Pag medyo mainit-init na po at alam natin okay na,
lalagyan na po natin yung ating bawang or onion. Yan. Gigisa po natin ng ganyan. Yan. Halo-haloin lang po natin ng ganyan. Yan. Yan. The best po yan. Kulay pa lang. Ulam na. Yun po. Pampihira. Napakasarap niyan. Pag naluto, sir, talaga naman po si Bojack. Ala Bojack. Ang luto po talaga niyan. The best po yan. Susunod po natin yung ating ginger or luya. Yan. Gigisa-gisa lang po natin siya ng ganyan. Para habang tayo po ay nagigisa, meron po tayong mga kaibigang nanonood at sumusubaybay. Si JR po ng Montalban Rizal sa panood, sa inyong panonood. Lalagay po natin yung ating onion, red and white onion, mga kaibigan, para po mas masarap. Nagmi-mix yung lasa ng onion. Yan. Sige, gisa-gisa lang po natin ng ganyan. Yan. Huwag po masyadong malakas yung apoy, mga kaibigan, para po hindi masyadong, hindi kagad maluto at mabigla yung luto ng mga ingredients natin, mga kaibigan. Yan. Lalagyan din po natin ng konting paminta. Ako po yung naglalagay po talaga ako ng paminta habang ako yung nagluluto sa aking mga sinasangkotya para po talagang manuot ang lasa niya. Sangkotya po lang, mga kapatid, mga kaibigan. May lasa na po yan. Ako po, paano ang nilagay pa po natin na yung balat ng baka yan. Ayan po, napaganda ng itsura, mga kaibigan. May kita nyo po yan habang kumukulo-kulo yung mantika kasama yung mga sinasangkot siya natin, eh, maganda na. Lalagyan din po natin ng konti, o, dalawang, isang kutsarat kalahati ng oyster sauce, mga kaibigan, yan. At ihahalo natin, gisa-gisa lang din po natin, ng ganyan. Yun, ang bihira, medyo magkumaganda na ng gusto yung kulay niya, mga kaibigan, mga kapatid. May konting kulay na, may konti ng lasa. Napakasarap yan, mga kapatid, kakaibigan. Yan. Lalagyan na rin po natin siya ng konting soy sauce. Yan. Mga isang kutsara lang po at kalahati. Yan. Kasi hindi po tayo muna maglalagay ng asin, mga kaibigan. Dahil mamaya, titimplahan po natin. Lalasahan pa po natin yan mamaya. Yan. Halu-haluin lang po natin, mga kaibigan, yung ating mga sinasangkutsang ingredients ng ating balat ng baka. Ayan po, eh, sarili kong version, mga kaibigan. Kung makikita nyo po mamaya at may kulang, eh, pwede nyo pong dagdagan pag kayo po ay nagluto sa inyong bahay. Sinasabi ko po, ito ay sarili kong version. Yan, kung may kulang po, yun pong dadagdagan, no, sa inyong pagluluto. Yan po. Ilalagay na po natin yung ginayat na balat ng baka, mga kaibigan. Napakasarap niyan, mga kaibigan. At habang ano, hinahanap po natin yung apoy at ating pong halu-haluin. Yan. Ang ganda, mga classmate ko po dyan, kung saan man kayo naroroon, eh, pwede nyo rin pong panoorin ng aking channel. At pwede nyo po itong gawin sa inyong bahay. Yan. Pwede nyo pong lutuin, napakasimple lang. Ito po, halu-haluin lang po natin ng ganyan. Para po lumasa yung mga ingredients doon sa balat ng baka. Yun, pambihira, pwedeng pwede na. Huwag na natin ikaldereta yan. Ulamin na natin ganyan. Pero mas masarap yung kaibigan pag nilagyan natin lahat ng mga ingredients. Yan, yan pala, mga kaibigan, pwede na natin ulamin yan. Ha? Tikman na. Sige, pwede. Yun, pambihira, mga kaibigan. Oh. Kita nyo naman, lalagyan po natin ng konting sabaw sa gilid yan para po hindi masyadong dumikit. Ang ilalagay po natin yung mga kaibigan at mga tropa na sabaw ay yung atin pong mga pinaglagaan kanina ng balat ng baka. Yan, halu-haluin lang po natin ng paganyan, 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 paganon, 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 at hindi po padoon, padaan. Okay, hehe, joke lang po. Ayan po, dapat po habang tayo nagluluto, eh, masaya po tayo at tatakpan-takpan lang po natin yan. Yan, mabalik-balikan lang po natin at check-up-check-upin din natin paminsan-minsan, mga kapatid, kaibigan. Yan, yun. Hinalo-halo na.
Sumbira. Kalderetang. Balat ng baka. Ala Bojack Black. You know, pampihira. Then, titimplahan po natin ng konting patis yan, mga kaibigan. Kaya, hindi po talaga ako naglalagay ng asin sa una, mga kaibigan. Patis lang po muna. Dahil mamaya po, pwede rin po natin dagdagan yan para malasahan natin kung ano yung pinaka-the best na lasa sa atin, mga kaibigan. Yan. Halu-haluin lang natin yan, mga kaibigan. Pampihira. Babalik-balikan lang natin yan, mga kaibigan, sa mga ng paghahalo. Yan, hindi hira. At huwag po kayong magsasawang manood sa aking channel, mga kaibigan, at marami pa pa akong ipapakita sa mga susunod. Yan. Dalagyan din po natin ng konting toyo, yan, para medyo madagdagan po yung kulay niya at dumilim-dilim ng konti yung kulay. Yan. Mga kapatid, mga kaibigan, yan po eh masarap na, hindi pa po yan nakukompletong ingredients. Yung sarili kong version yung mga kaibigan sa aking kaldereta ang balat ng baka eh may konting gulay po yan, may konting carrots, konting patatas. Pagkatapos na ito, mga kaibigan, makikita nyo po bago ako magsimula eh nakaplash po sa inyong mga sarap nyan yung mga ingredients. Yan po, maglalagay din po tayo ng konting baking, mga kaibigan, yan, para po medyo mas malinamnam ng konti. Pwede naman po hindi kayo maglagay, pero mas masarap po talaga pag may konting baking, mga kaibigan. Dahil ako po eh matagal na po akong nagluluto, eh hindi po nawawala ang baking sa aking pagluluto. Huwag nyo lang pong pakakadamihan. Dahil ang baking eh nagpapalinamnam naman po talaga yan sa mga lutuin. Yun. Sasabawan na po natin siya ng bahagya. Ayan po yung pinaglagaan natin, mga kaibigan, kanina. Malinis naman po yan sapagkat yung balat ng baka ay nilinis naman po natin ng mabuti. Yan. Medyo halu-haluin lang po natin para manood ng konti yung lasa doon sa laman ng baka at mga balat ng baka. Yan. Ganyan po. Ay kita nyo po yung itsura, medyo gumaganda na. Tatakpan lang po natin pansamantala, mga kapatid, at babalik-balikan natin. Ayun, pambihira. Pakasarap na yan, kaibigan. Halika na, kaya na tayo. Ayun, pambihira. Ang sarap, mga kaibigan, ng lasa pa lang. Ulam na. Yan, kumukulo-kulo na po yan. Medyo halu-haluin lang po natin ng paminsan-minsan, mga kaibigan, mga katropa. Then, lalagyan po natin siya ng konting pampakulay. Ayan po yung atsuete na tinunaw sa mainit na tubig, mga kaibigan. Ayan po. Malapit na po talaga siyang magmukhang kaldereta, mga kaibigan. Konting-konti na lang, mga kaibigan, eh. Makikita na natin yung finished product ng sariling version ni Bojack Black. Sa balat ng baka, kalderetang balat ng baka. Yun, ang bihira. Dadagdag din po natin yung ating liver spread. Yan po, pampalinamnam pang isa pong pampalinamnam yan. Hindi po matatawag na kaldereta yan pag wala pong liver spread yan. Dahil yan po ay talagang pampadagdag ng matinding lasa. Yan po. Ugali ko po kasi yan eh. Kapag yung naglalagay ako ng liver spread, mga kaibigan, hindi ko nilalagay yung iba niya. Sinisimot ko sa lata yan. Yan po. Halu-haluin lang po natin ng ganyan hanggang sa medyo matunaw ng konti. Yun. Ang bihira. Lumalasa na po yan, mga kaibigan, yung liver spread na yan sa ating balat ng baka. Kaya habang yung naglalagay po tayo ng ingredients, yung balat ng baka po eh tuloy-tuloy lang din po yan sa paglambot dahil halalay lang po ang apoy natin. Yo, bihira. Kumaganda na ang kulay. Parang kaldereta na. Bihira naman. Tapos po, dadagdagan po natin ng konting tomato paste. Yan. Yan po yung magpapalapot sa ating kaldereta, mga kaibigan. Kahit po, hindi na po tayo gumamit ng iba pang pampalapot tulad ng cornstarch. Ako po kasi sa aking kaldereta eh
depende po ang pinagagamitan ko ng cornstarch. Sa akin pong version eh, tomato paste lang, okay na. At okay na ang lapot at kulay niya. Tapos dadagdagan mo lang ng konting at swerte, mga kaibigan. Yan po. Pagkatapos po niyan, gagadgaran po natin ng cheese. Yan. Butter cheese po. Yan po yung magpapa-kompleto pa. Isa pa sa magpapa-kompleto ng lasa niyan, mga kaibigan, ng ating kalderetang balat ng baka. Mga kaibigan, kung wala po kayong cheese or ano, pwede nyo rin pong kahit na may cheese na siya, pwede nyo pa rin po siyang lagyan kung depende po sa inyong panlasa ng konting queso de bola, mga kaibigan. Dahil masarap din po sa kaldereta yan. Paminsan-minsan po, eh, naglalagay din po ako ng mga kaibigan. Yan. Naubusan na nga lang po ng queso de bola. Yun, hahalo-haloin lang po natin ng ganyan. Para po tuloy-tuloy manuot ang lasa. Sarap na po na ito, mga kaibigan. Palapot na ng palapot ang ating sarsa ng kalderetang balat ng baka. Yun. Bihira, mga kaibigan. Pwedeng-pwede nyo pong gawin ito sa inyong tahanan, mga kaibigan, mga tropa. Para po ang inyong mga anak medyo pagpawisan. Mga kaibigan, kayo po mahilig din sa manghang, pwede nyo pong lagyan niya ng manghang. Ako po kasi hindi naglalagay ng manghang. Ayan po. Habang niluluto po natin, nilalagay na natin yung carrots. Yan po ang ugali ko, mga kaibigan. Naglalagay po talaga ako ng carrots at konting patatas sa aking balat ng bakang kaldereta. Yan. Tapos tuloy-tuloy lang po yung salang natin sa katamtamang hina ng apoy. Yan. Napakaganda na yan, kaibigan. Pag naluto po kasi yan, mga kaibigan, yung kanyang carrots, pwede na po natin i-serve dahil malambot po yung kanyang balat yan. Dadagdagan po natin ng konting patis, mga kaibigan, para po medyo manuot yung lasa. Yan. Nakikita nyo, mga kaibigan, hindi pa po ako naglalagay ng asin kasi okay na po yan. Mamaya-maya po, titikman natin yan at kung kinakailangan natin magdagdag pa, magdadagdag pa. Tatakpan lang po natin pansamantala. Yan po, kumukulo na po yung ating kalderetang palat ng baka. Halu-aluin lang po natin yan ng paganyan. Yun. Ambihira. Talagang busog na naman ang bunso ko. Ambihira. Pagpapawisan. Pagka-serve na ito, maghahanap pa ng malamig na sarap. Yan, titikman po natin kung okay na po yung lasa. Dahil malapit na po tayo sa katotohanan. Yun. Parang okay na. Yan po. Tuloy-tuloy lang. At medyo tuloy lang ang pagkulo niyan sa mahinang apoy, mga kaibigan. Yan. Dadagdagan din po natin ng beef broth cubes. Pag medyo nakukulangan po kayo sa alat, sa lasa, kukompletuhin po natin ng beef broth cubes. Yan. Mampihira. Oh. Yan po, nanunuot na po yan. Habang kumukulo, nanunuot na po yung lasa ng tunay na baka. Lalagyan din po natin ng dalawang kutsaritang wash na asukal o yung pulang asukal. Putlang asukal, mga kaibigan. Yan. Mamula-mula lang ng konti. Yun ang pinaka-the best, mga kaibigan, na kumumpleto ng lasa ng ating balat ng bakang kaldereta. Ayun na po yung toppings, mga kaibigan. Lalagay po natin yung green peas natin sa ibabaw niyan. Yan. At tuloy-tuloy lang po yung kulo niyan hanggang sa medyo lumapot pa ng konti. Yun. Lalagyan po natin ng asili. Sa huli na po talaga ako naglalagay ng sili, mga kaibigan, dahil talagang masarap yan. Yun. Tatakpan po natin ng sandali. Yan na po. Bihira. Palapit na po ng palapit matapos ang ating pagluluto ng balat ng baka. Kalderetang balat ng baka. Titikman po natin ng konti kung okay na po yung lasa. Yo. Ay, okay na daw. Pambihira. Sarap ng balat ng baka ang kaldereta. Yan. Pag okay na po yung mga gulay niyan, carrots at patatas, ready na po yan para ating maiulam. Halu-haluin lang po natin ng ganyan. Paminsan-minsan.
Ito po atin pong titikman yung ating finished product na alderetang balat ng baka. Yun, kain na po tayo. Wow, sarap. Very good. Yan po. Tikman nyo po. Halina kayo, kain po tayo. Maraming okay na daw po eh. Maraming salamat po sa inyong walang samang pagsubaybay. Ito po inyo rin pong gagawin sa inyong tahanan. Lagi po tayong mag-iingat at stay safe po tayo lagi. At lagi po tayong magpapasalamat sa ating Panginoon na tayo ay laging maging malakas. Salamat po. Hanggang sa muli, inyo pong tututukan at papanoorin ang aking vlog. Salamat. Salamat po.